Maganda umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, saan mang dako ng daydig kayo naroon, sa sandaling ito, magandang umaga po. Salamat po sa Diyos, sa biyayang connection at isa na namang pagkakataon para sa ating sama-samang pagbubulay sa mga salita ng Diyos at pananalangin para sa ating mga concern sa buhay, mga kapatirang may karamdaman at higit sa lahat para sa kagalingan ng ating bayan at ng buong daigdig. Ang ating pong pinagbubulayan sa linggong ito kaugnay ng ating sama-samang pagbubulay at pananalangin ay ang unang sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Tesalonica, kung saan tayo po ay nasa ikalimang yugto na sa umagang ito. Sana po ay pinagpapala rin kayo sa pagbubulay natin, kagaya ko personal, at ng iba pa na nagpapaabot ng kanilang feedback. Saglit po nating balikan ang ilang punto ng ating mga napagbulayan kahapon ng umaga tungkol naman sa paglilingkod at bahagi ng depensa o pagtatanggol ni Apostol Pablo sa kanyang pamamahayag at pagiging apostol. Kahit saan natin sipatin, tunay na napakataas ng halimbawang iniwan sa atin ni Apostol Pablo bilang isang mangangaral ng Ebanghelyo. Una na dito ang kanyang paghahanap buhay habang nangangaral para hindi makabigat sa mga mananampalataya sa Tesalonica ang kanilang pamumuhay na magkakasama sa pangkat ng mga ebanghelista. Ganon din yung kanyang pagpapanatili ng pinakamataas na antas ng kaugnayan sa mga pinaglilingkuran, yung working relationship, na kahit na siya ay may sariling hanap buhay para matustusan ang kanyang pangailangan at pangailangan ng kanyang mga kasamahan, ay hindi siya nagkulang sa kanyang paglilingkod at lalong hindi na baling sa ibang bagay o na divert ang kanyang focus sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo pa rin, ang pagpapahayag nito, ang kanyang number one focus kahit na siya'y naghahanap buhay. At sa ganitong sitwasyon, siya'y tunay naging ina o ama ng pananampalataya sa mga taga-Tesalonica. Itinuring din ni Pablo na kaligayahan at korona na kanyang ikararangal sa harapan ng Panginoong Hesukristo ang paglilingkod sa mga hinira. Kaya nga hindi siya mabigat para sa kanya, hindi siya kaabalahan, at lalong hindi siya nasasayang sapagkat pagdating ng panahon sa pagharap ng Panginoong Hesukristo, ang paniwala ni Apostol Pablo, ito'y magiging kaligayahan at putong isang korona sa kanyang karangalan sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga para sa kanya ang paglilingkod sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo ng daan ng Diyos ay isang bagay na palaging nakasasabik. Ganon din ating natutuhan sa kanya na ang paglilingkod ay isang bagay na espiritual na ipinaglalaban. Hindi siya karaniwang gawain lamang na ginagawa natin sa ating sariling lakas. Kailangan natin ang lakas, siyempre, ng Banal na Espiritu para ating malabanan ang mga gawa ng kaaway na hindi nakikita sa pangungunan ni Satanas, lalo na kapag siyempre nasa lugar tayo na may tuturing kagaya ng Tesalonica na teritoryo ng kaaway. Sa chapter 3 na ating kinuha ang ilang bahagi ng pagtatanggol ni Pablo sa kanyang pagiging apostol at mangaral, nakita natin kung paano minonitor ni Apostol Pablo ang buhay ng mga believers o yung takbo ng kanilang pamumuhay sa pananampalataya kahit na siya ay napalayo ng mahaba-habaring panahon. Ginawa niya ito sapagkat naniniwala siya na ang kabiguan ng mga mananampalataya na magpatuloy
ay kabiguan din niya. His failure will also be their, oh, their failure will also be his failure. Ang tagumpay nila ng mga mananampalataya ay tagumpay din ng mangaral. Kaya kagalakan niya ang pagpapatuloy na matatag ng mga taga-Tesalonica at ito ay sa ibang paraan ay nauulit niyang sinusulat sa kanila. Isang katotohanan na nahayag sa ating pagbubulay kahapon ng madaling araw ay ang bagay na kahit na hindi natin nakikita ang mga mananampalatayang ating inakay sa Panginoon, sila ay pwede nating ma-inspire sa pananampalataya sa pamamagitan ng palagi ang marubdob na pananalangin para sa kanila. In the same way, ang makabuluhan naman at patuloy na pananalangin ng mga mananampalataya para sa mga mangaral ay nagpapalakas din sa kanila. Kaya yung continuing prayer ay napakahalaga. Kagaya ng hindi man natin ikinukumpara, ay binigay na kabigatan ng Diyos na ating gawin, lalo nitong panahon ng pandemic. Kaya sa ating pong papapatuloy, ngayong umaga ay ating titingnan ang mga bagay na nandito pa sa aklat na ito. At naniniwala po ako na sa ating pagbubulay ngayong umaga ay malalantad naman sa atin ang mga panimulang tagumpay ng Diyos sa buhay ng mga mananampalatayang taga-Tesalonica. Sapagkat kung mayroong tunay na pagtatagumpay na magiging malinaw sa atin, lalo na pag natapos natin ang pag-aaral na ito sa unang aklat at sana maging sa ikalawang aklat, ay ang pagkahayag na tagumpay ang Diyos sa kanyang layunin sa buhay ng mga tao. At paano ito naganap at ano ang mga palatandaan nito sa buhay ng isang tao ay makikita po natin ngayong umaga. So, sige po, kung ready na po kayo, pakibuksan ang inyong mga Biblia sa mga talatang saklaw ng ating pagbubulay ngayong umaga. At ito po ay sa Kabanatang 2, talatang 13 hanggang 20. At sa pasimula, una nating babasahin ang talatang 13 at ang talatang 14. Kung dyan na po kayo, atin pong simulang basahin ang sinasabi sa verses 13 and 14. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo, "Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya." Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga nananalig kay Kristo Jesus, inusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. Mula sa kanyang depensa ay bumalik po si Apostol Pablo sa naunang paksa sa buhay ng mga taga-Tesalonica upang ipaalam sa kanila ang kanyang di napapatid na pasasalamat patungkol sa kanilang buhay at kanilang pananampalataya. Isang matatawag na paulit-ulit na pasasalamat sa Diyos. Ano ba yung mga pinagpapasalamat ni Pablo sa buhay ng mga taga-Tesalonica na matatawag nating mga panimulang tagumpay ng Diyos sa kanilang buhay? Tingnan po natin ang sinasabi niya dito sa talatang 13. Ito'y tinanggap, meaning ang salita ng Diyos, hindi bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo. Sa talata pong ito ay pinapakita
ni Apostol Pablo at kanyang pinaniniwalaan na tinanggap ng mga tao, ng mga taga-Tesalonica, ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Ulitin po natin, ito ang unang tagumpay ng Diyos sa buhay nila, na tinanggap nila ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. At ito rin ang unang patunay na kinilala nila ang Diyos bilang otoridad sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangaral ni Apostol Pablo. At ano po yung patunay na tinanggap nga nila ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos? Kung nalilito po kayo sa sinasabi ko, ang ibig lang sabihin ay may pagkakataon na maaaring binabasa natin ang Biblia, ngunit tinitingnan lang na nito na kapareho lang ng ibang pieces of literature, kapareho lang ng ibang mga aklat na pwede mong basahin at isa-isang tabi, o kaya'y iwanan mo lang dahil misan ay mahirap siyang maintindihan. Ngunit sa buhay ng mga taga-Tesalonica, nang tinanggap nila ito, lalo na yung mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po ni Pablo, tinanggap nila ito bilang tunay na salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, ito po ay naging otoridad ng Diyos sa kanilang mga buhay. Tinanggap nila ang mga salita na totoo at ito ay nagsimulang magkaroon ng bahagi sa kanilang buhay. At hindi lamang bahagi, kung tutuusin ay ito mismo yung nagpakilos, nagpagalaw, nag-empower ng kanilang mga buhay. Ito ang pangyayaring laging nagaganap kapag nilalakapan ng kapangyarihan ng Diyos ang pamahayag ng salita ng Diyos. Kahit saan po ipangaral ang salita ng Diyos, kapag ito'y tinatanggap ng sino mang tao o mga tao na tunay na salita ng Diyos, ang salita nito'y nagiging makapangyarihan sa kanilang buhay. Binabago nito ang kanilang mga pag-uugali, binabago ang paraan ng kanilang pamumuhay, lalo na ang pananalita at pag-iisip. Ngunit, kung saan din siya ay pinayagan lamang maging bahagi ng isang karaniwang pamumuhay relihiyoso, ang salita ng Diyos ay parang hindi salita ng Diyos dahil hindi naman nagbabago ang buhay ng mga tao. Kaya si Pablo ay galak na galak sa buhay ng mga taga-Tesalonica sapagkat marami siyang patunay mula sa report ni Timothy na kanyang sinugo nang sila'y nasa Athens, pabalik ng Tesalonica upang alamin ang kanilang kalagayan sa pananampalataya. Nakita nila na talagang nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga mananampalataya. Ano po ba natatandaan natin nangyari sa kanila na nagpapatunay na talaga ang salita ng Diyos ay naging salita ng Diyos sa kanilang mga buhay? Una po doon ay yung tumalikod sila sa dati mga Diyos-Diyosa na kanilang sinasamba. Tumalikod din sila sa kanilang mga dating kaugalian na kanilang minanapa sa kanilang mga ninuno sa napakahabang panahon na marahil nung una'y naakala nilang inilalaban talaga hanggang sa kamatayan dahil yun na ang katotohanan. Ngunit nang dumating ang salita ng Diyos, sila po'y nagbihis ng bagong karunungan at sila'y nagbihis ng bagong buhay, iniwanan ang luma at ngayon ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay nangyari sa iyo, dumating sa iyo, sa tunay na kapangyarihan ng Banal na Espiritu, lahat ng bahagi ng iyong buhay na luma ay babakbakin ng salita ng Diyos at kanyang papalitan ng bago. Higit sa rito, sa talatang 14, ay makikita natin ang pangalawang patunay, yung ano pong unang patunay na talagang nagtagumpay ang Diyos sa buhay nila, na kanilang tinanggap ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Itong pangalawa ay yung patunay na mga pag-uusig sa kanilang mga buhay. Verse 14.
Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga nananalig kay Kristo Jesus, inusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. Nang dahil sa pananampalataya, ang mga taga-Tesalonica ay inusig ng mga dati nilang kaibigan at mga business associates kasi sila po'y mga mararangal ding mga tao sa bayan ng Tesalonica. Ngunit pinili nilang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tunay na Panginoon at tagapagligtas ayon sa salita ng Diyos. Ngunit ang pinili nila ito, nagalit ang marami sa kanilang kababayan sa kanila sa sulsul na rin ng mga Hudyo na ayaw na lumaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at nagsimulang maging mahirap ang kanilang relasyon sa kanilang kapwa pagdating sa sosyal na larangan dahilan sa pagyakap nila sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo sa talatang 15, ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Umabot na sa suklulan ang kanilang kasamaan, kaya't ngayon ay bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Ang aming pangangaral sa mga hintil upang ang mga ito ay maligtas ay kanilang hinahadlangan. Ano po ang sinasabi ni Pablo sa dalawang kasunod na talatang ito, 15 and 16? Ang kanyang sinasabi ay, ito mga Hudyo na kasama nila at nag-agitate sa lipunan ng Tesalonica, ang mga tunay na kaaway ni Kristo at ng mga propeta. At hindi si Pablo ang nanlilinlang sa kanila. Sila ang humahadlang na ipangaral ang ebanghelyo maging sa mga hintil. Noong una po ay hinahadlangan lamang ng mga Hudyo na mangaral sila sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, sa sitwasyong ito, maging sa mga hintil ay humahadlang na sila sa pangangaral ni Pablo at ng kanyang mga kasama. At higit sa lahat, sabi ni Pablo, sila rin ang umuusig sa amin. At dahil dito, nagagalit o nagalit na sa kanila ang Diyos. At may nakatakdang pagpaparusa sa kanilang pangusig ang Diyos. Mga minamahal, kung nagtataka kayo kung bakit kapag tunay na nananampalataya sa Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng pag-uusig, ang paliwanag po ni Pablo ay normal na sumusunod ang pag-uusig sa mga tunay na tumatanggap ng salita ng Diyos. Normal na sumusunod ang pag-uusig sa mga tunay na tumatanggap ng salita ng Diyos. At kung hindi tayo inuusig ng mga taong nasa lumang pamumuhay, dating malalapit sa atin noon, kung hindi nila tayo inuusig na parang walang nangyayaring anuman sa buhay natin, ay baka po hindi pa lumiliwanag ang salita ni Kristo sa ating buhay. Baka hindi pa nila nakikita ang differences, ang pagkakaiba ng buhay na dapat mayroon tayo at ang kanilang pamumuhay. Dahil kailanman at lumitaw ang tunay na buhay ng Panginoong Jesucristo sa inyo, napakahirap kayong tanggapin ng mga tao na salungat sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang prinsipyo at paraan ng pamumuhay. Ngunit kung talagang tumanggap naman ang isang tao sa ating Panginoong Jesucristo, palagi magkakaroon ng mga tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay dahil si Kristo kanilang magiging gabay o guide. At dahil siya ang guide, there will be changes, magkakaroon ng mga pagbabago at sila'y may alienate o mapapahiwalay sa gawa at prinsipyo ng mundo o ng unbelieving world na kanilang ginagalawan. At sa ganon ay mararamdaman nila na mayroong hirap ang pagsunod sa ating Panginoon.
Sa sandaling sila'y manindigan sa katotohanan, ang kanilang paninindigan sa katotohanan may cost o pwedeng maging sanhi ng maraming bagay. And even your closest friends, bago kayo tunay na nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo sa inyong mga buhay, ay mapahiwalay sa inyo, mapalayo sa iyo, at magkaroon kayo ng kaguluhan sa relasyon, malibang siya rin ay maging tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang dahilan kung bakit nang hindi pa nakakabalik si Timoteo mula sa Tesalonica, ay gustong-gusto ni Pablo na makadalaw sana sa kanila sa bayan ng Tesalonica upang tingnan kung ano na ang nangyayari sa kanila o kung nagtatagumpay na ba sila sa kanilang nararanasang mga pag-uusig ng mga hindi mananampalataya, lalo na ng mga Hudyo. Kaya nga, nang siya isumulat sa kanila, sinabi niya sa verse 17 ang ganito, "At ngayon mga kapatid, nang kami sandaling napahiwalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila, kaya't sabik na sabik kaming makita kayong muli. At nais namin makabalik diyan, ako mismong si Pablo, ay makailang ulit na nagbalak dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang maipagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan." Tuloy-tuloy po yung paghadlang ni Satanas sa gawain ng Diyos. Nabasa natin yan sa talatang 18. Saan man makarating sina Pablo sa pangaral, sumusunod ang kanyang mga naudyukan na mga Hudyo upang gambalain ang kanilang pangaral at ang kanilang buhay mismo, at minsan ay sadyang para pinsalain ang mga tagapagpalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ni Hesukristo. At ito'y nagpapaalala sa atin na kailangan nating tandaan na kung mayroong ayaw na maligtas ang mga tao, si Satanas po yun. At gumagamit siya ng mga tao, kasi hindi naman natin siya nakikita, para tayo ay hadlangan sa ganitong layunin na mga tao ay tunay na makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Kapitulo 3, talatang 5, ay sinulat ni Pablo ang sumusunod pong mga pangungusap. Sabi niya, "Kaya nga nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng Diablo at kung magkagay mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal." Inaalala po ni Pablo na baka hindi makayana ng mga taga-Tesalonica ang matitinding dagok ng pagsubok mula sa kanilang mga kababayan at maging sa mga Hudyo na patuloy na umuusig sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit nakita natin na bilang pagtatagumpay ng Diyos, isa sa mga unang tanda na napagtagumpayan ng mga Hudyo, ano mga taga-Tesalonica, ay ang pag-uusig ng mga Hudyo na kanilang tunay na napagtagumpayan. Kaya naman laking tuwa po ni Pablo nang bumalik si Timoteo at ikwento sa kanya ang kanyang nakita sa mga mananampalataya sa Tesalonica at ang mauugong na balita sa iba-ibang mga bayan sa labas ng Tesalonica na nagpapatunay sa malaking pagbabago at malaking pananampalataya ng mga taga-Tesalonica sa ating Panginoong Hesukristo. Napakalakas ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga taga-Tesalonica anupat kanilang napagtagumpayan ang mga pagsubok na kanilang nadaanan, naranasan, at lalo na ang mga pag-uusig.
Sandali po lang. Muli pinaalala ni Pablo sa kanila na talagang ang mananampalataya ay maaring dumanas ng mga kahirapan at pag-uusig sa buhay. Naalala niyo ang sinulat niya sa talatang 1, kabanatang 1, talatang 6. Sabi po niya, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos nang may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Kalakip ng pagtanggap sa salita ng Diyos ay ang pagdanas ng maraming paghihirap dahil sa pag-uusig. Ngunit ngayon, napagtagumpayan ito ng mga taga-Tesalonica at ito'y nagdulot ng kagalakan sa mga manggagawa, lalo na po kay Apostol Pablo. Kaya naman pwede nating sabihin kahit ngayon sa ating panahon, tayo man ay pwede magsabi na ang katapatan ng mga mananampalataya sa Diyos ay nakapagpapalakas ng loob sa mga manggagawa. Mas iba yung hirap ang naranasan ng mga lingkod kumpara sa mga mananampalataya. At pwede nating isiping sila isusuko na kahit pasabihin meron silang tawag galing sa Diyos. Ngunit kapag kanilang nakitang nagtatagumpay ang mga mananampalataya sa mismo mga pagsubok na kanilang nararanasan, lumalakas po ang kanilang loob. At muli, ito'y mga palatandaang talagang nagtatagumpay ang Diyos. Samantalang tayo ay naghahanap ng mga patunay sa katapatan ng Diyos sa kanyang ministry, sinusulat ni Pablo sa atin ang mga katunayan na ito. At ngayon ay dinideclare niya sa atin gaya ng mababasa natin sa verse 19. Kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming kaligayahan. At ang koronang may pagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Jesus, pagparito niya. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Maraming paraan na nagtatapat ang Diyos sa atin. Pero sa buhay ng mga manggagawa kagaya ni Pablo, ang katapatan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya at ang pagtibay ng mga mananampalataya laban sa mga pagsubok na kanilang dinadaanan, ang pinakamalakas na patunay ng katapatan ng Diyos at nagdaragdag ng kagalakan sa kanila sa kanilang paglilingkod sa ubasan o sa vineyard ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanya mga panimulang tagumpay sa buhay ng mga taga-Tesalonica. Salamat na malinaw natin nakikita sa halimbawang ito kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Ilan sa ating natutunan na kapag ang salita ng Diyos ay ating tinanggap bilang salita ng Diyos, babaguhin ito ang ating buhay. At sa pagbabago ng ating buhay, maaring dumanas tayo ng pag-uusig ng mga hindi nananampalataya o hindi nakakaunawa ng ating pananampalataya. Kumusta ang salita ng Diyos sa iyong buhay, kapatid? Siya ba'y malakas na puwersa na itinutulak ka para gawin ang tama at kalugod-lugod sa Panginoon araw-araw? Ako'y umaasang patuloy kang nananagumpay at patuloy kang pinagpapala ng Panginoon araw-araw. Patuloy kang pinatitibay, patuloy tayong pinalalakas upang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, magalak tayong makakasalubong at kagaya ni Pablo'y masasabi natin sa atin ang putong korona ng pagtatagumpay sa atin ang kagalakan dahil sa ating pagsunod sa salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita ngayong umaga. Patuloy po kayong patibayin tayong lahat sa paglilingkod sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay
para sa atin. Ngayon pong umaga ay dadako tayo sa pananalangin at pagmamatiwa-hiwalay tayong mananalangin mamaya ay mahalaga malaman niyo ang ilan sa mga concern. Lalo na ang sitwasyon sa Pilipinas, ang confirm po natin na positive sa COVID ay 68,898. Ang naka-recover na ay 23,072. Ang nawala o namatay ay 1,835. At ang kasalukuyan o active cases ay 43,991. Ang lahat pong na-test na ay 1,087,528. Ibig sabihin ay malakas pa yung pagdami o siguro dahil malakas, mabilis yung testing, kaya marami yung natutuklasan na may positive infection. Kaya atin pong patuloy na ipanalangin, lalo na yung mga mas grabe yung infection na nasa mga hospital. Kasi hindi naman lahat po yan ay grabe, bagamat marami. Kaya lamang, yung mga hindi grabe ang tama ay pwede maka-infect sa iba at yung tamaan ang galing sa kanila ay baka grabe ang tama. Kaya pinapanalangin din natin na hindi sila makahawa na at maging tunay na cooperative para maputol ang paglipat-lipat ng virus na ito mula sa katawan ng isang tao patungo sa iba. So, panalangin po natin at kilala at hindi natin kakilala ng mga COVID patients. Pero siyempre, sino man ang mga mananampalataya, lalo na sila kung talagang sila ay sa Panginoon, ay ipanalangin nating hawakan ng Diyos ang kanilang mga buhay at sila'y pagalingin, ibangon sa karamdaman. Ganon din yung mga kapatira nating hindi naman COVID ang sakit, pero equally fatal at nasa mga panganib. Dahil ang totoo po, mas marami ang namamatay sa ibang sakit kaysa COVID, hindi lamang sila na ibabalita. So, ipanalangin din po natin ang talagang nagaganap sa mundo. Marahil kayo ay kagaya ko na marami ring nababalita, napapanood na mga iba naman kaysa ipinapaliwanag ng World Health Organization o ng WHO. Kaya nga, isa atin ay pandemic, marami naman ang nagsasabi na ito ay plandemic. Ito talaga ay plano para ang mundo ay isubdue, para magkaroon ng one world government. Wala tayong ebidensya, kaya tayo ay nananalangin. Dahil hindi naman natin sigurado na ang sinasabi ng ibang tao ay tama din. So sa dalawang panig ay nakakalito minsan kung alin talaga ang totoo. Dahil lalo na kapag tayo hindi malaya na gumalaw, ano, at saka wala tayong access sa ibang informasyon. So yung ibang nagpapahayag ay siyempre inaalis ng Facebook o kaya ng YouTube kapag labag kaysa sinasabi ng WHO, kaya hindi rin natin alam kung alin ang fake, alin ang hindi. Kaya sa Panginoon tayo aasa ng kalinga para manatili tayong nandito, at malulusog hanggang siyempre sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung sa ating panahon, babalik ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya sige po, magandang umaga at tayo po ay saglit na manalangin bago tayo maghiwa-hiwalay sa connection natin ngayong umaga. Amang banal, maraming salamat na makapangyarihan ang iyong salita at kailanman titipahayag namin ito ay meron talagang pagbabago na magaganap sa buhay ng mga tao. Dahil dito, Panginoon, ang aming panalangin ay maging masipag kami na palaging mamahayag, sapagkat ito ang pag-asa para tunay na ang mga tao ay makalaya sa gapos ng kasalanan sa kanilang mga buhay. Panalangin po namin na sa mga nakikinig ngayon kung mayroong struggle sa kasalanan, na kayo po, Panginoon, ang maging tunay na makapangyarihan at gawin niyo ang mga salita mo ay maging tunay na salita mo sa kanyang buhay
at siya'y tulungan mo na magtagumpay laban sa mga tumataling kasalanan. Maraming salamat po nang maghapon ding ito'y gagawin mong pagpapala sa aming lahat. Sasamahan mo kami na gawin ng tama ang gawain iniatang mo sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po, maraming salamat sa ating pagbubulay ngayong umaga. Samahan tayong patuloy ng ating Diyos. God bless everyone.